Magandang hapon! Kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon ngayong hapon po ng September 25, 2023 na kung saan sa ngayon ay wala pong anumang sama ng panahon dito po sa loob ng ating area of responsibility maliban po sa may daloy ng habagat na umiiral dyan sa gitnang bahagi ng ating bansa pero pawala na rin po yan sa mga susunod na araw dahil hihilahin po yan ng bagyo na nasa kanlurang bahagi po ng ating bansa, palayo po dito sa ating kalupaan. Ang bagyong ito po ay yan po yung LPA na nabuo dito po sa loob ng ating area of responsibility sa nagdaang mga araw. At ang amihan naman ay sasalubong po ang malamig nitong bugso sa unang mga araw po ng Oktubre. Next week na po yan, gaya po na inyong nakikita. At sino naman po ang bagyo forecast? Base po sa pinalabas ng PAGASA na Tropical Cyclone Threat Potential for the next 2 weeks, ay may bantaga po ng bagyo na posibleng papasok dito sa ating area of responsibility gaya po ninyong nakikita sa unang linggo po ng Oktubre at ito naman ay pinapakita ng forecast model na atin pong ginagamit hanggang sa susunod na 2 linggo. At sa lagay po ng ating panahon, ngayong hapon ay maulap pa rin po ang kalangitan na may mga pulupulo na mahina hanggang sa may kalakasan ng mga pag-uulan sa ilang bahagi po ng Ilocos Region, Cordillera, ilang bahagi lamang ng Cagayan Valley, mas malaking bahagi po ng Central Luzon, Metro Manila, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region, Panay Island, Negros, Cebu, Bohol, Leyte, Samar Provinces, ilang bahagi po ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region at Sogsogen na posible po na magtuloy-tuloy ang mga isolated rains na yan hanggang mamayang gabi. Kaya mag-ingat po tayo sa posibleng banta po ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa atin naman pong mga baybayin, wala naman po tayong nakataas na anumang gale warning signals, pero iba yung pag-ingat lamang po kung papalaot tayo para mas makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So, yun po ang latest update natin sa araw na ito. At ako po muli si James na nagsasabing, sa kahit anong pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!